Alam mo ba na sa araw ngayon, February 13, ginugunita ang pagdaong ni Miguel Lopez De Legazpi sa dalampasigan ng Sibabaw? Noong February 13, 1565, dumating sa Pilipinas ang mananakop na Espanyol na si Miguel Lopez De Legazpi at ang kanyang mga tropa at dumaong sila sa baybayin ng Sibabaw na sa kasalukuyang ngayon nasa isla ng Samar. Nauna rito, noong November 21, 1564, tumulak si Legazpi mula sa Puerto de la Navidad sa bansang Mexico. Nakita ang Gua Island sa Ladrones noong January 21. Nanatili sila doon ng 11 araw. Naglayag pa ng 11 araw patungo sa Pilipinas dahil sa ganda ng panahon at sa wakas ay nakita niya ang mga Pilipino. Noong dapit hapon ng araw ng February 13, 1565, nag-angkla si Legazpi sa luok na tinatawag na Sibabaw at nanatili doon ng 7 o 8 araw. Sa kanyang pananatili sa Sibabaw, ang isa sa kanyang mga tauhan na si Francisco Gomez ay pinatay ng mga katutubo. Si Gomez ay pinatay matapos siyang lumuwas upang makipagkaibigan sa kanila. Habang si Gomez ay malapit ng malagutan ng hininga sa mga oras na yon, ang isa sa mga katutubo ay tinusok ang kanyang dibdib mula sa isang gilid gamit ang isang sibat. Dahil sa mga pangyayaring ito, nilisan nila ang luok ng Sibabaw. Naglayag si Legazpi kasama ang kanyang tropa patimog. Narating nila Legazpi ang isang daungan ng Tandaya Island at kalaunan ang daungan ng Bohol. Mula sa daungan ng Bohol, narating ni Legazpi ang daungan ng Cebu noong Biyernes, April 27, 1565. Sa parehong petsa, 44 na taon na ang nakakalipas noong 1521 nang mapatay si Ferdinand Magellan sa Mactan. Noong June 24, 1571, sa wakas ay nagtatag si Miguel Lopez De Legazpi ng isang permanenteng pamayanan sa Maynila at ipinag-utos din niya ang pagpapatayo ng mga pader sa lungsod ng Intramuros. Kaya kung mapapansin ninyo, tuwing June 24, ipinagdiriwang ang Araw ng Maynila. Ipinahayag din niya ang bayan bilang kabisera ng isla at permanenteng lugar ng pamahalaang kolonyal ng Espanya sa kanlurang karagatang Pasipiko. Si Miguel Lopez De Legazpi ang naging kauna-unahang Espanyol na gobernador ng Pilipinas at nagtrabaho upang ma-convert ang mga katutubo sa relihiyosong Katoliko. Pinamahalaan niya ang Pilipinas sa loob ng isang taon bago namatay sa sakit sa puso sa Maynila noong 1572. Ang kanyang labi ay nakahimlay sa San Agustin Church na matatagpuan sa Intramuros. At bilang pagtatapos sa videong ito, nais naming pasalamatan ang mga taong walang humpay na sumusuporta sa aming channel. Maraming salamat!